Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang kwento ng isang babae na napilitang ipambayad ang kanyang sarili sa matandang landlord sa kadahilanan na hindi na sila nakakabayad sa upa ng bahay. Ngunit matapos niyang isuko ang kanyang sarili, ay lubos siyang nagsisi sa kanyang ginawa. Sa edad na 15 anyos, nabuntis si Jessa ng kanyang nobyo na mariin namang itinaboy ng kanyang mga magulang. Nais man nilang magsama, ngunit hindi payag ang pareho nilang mga magulang dahil sa kanilang edad na sobrang mura pa. Kaya naman simula noon, naging katuwang ni Jessa ang kanyang ina sa pagpapalaki ng kanyang anak. Ngunit nang lumipas ang 3 taon, umuwi galing ibang bansa ang kapatid ng ina ni Jessa. Simula nung araw na yon, natuto nang mag-inom at magbisyo ang kanyang ama pati na ang kuya niya. Sa araw-araw na kanilang pag-iinom, araw-araw din ang walang awang pang-aabuso nito sa kanilang mag-ina. Kung kaya naman, minabuti na lamang na mag-ina na lumuwas ng Maynila. Sa abalang lungsod naman ng Maynila, nakahanap sila ng mumurahing paupahan na pagmamay-ari ng kilala sa tawag na manager. Mabait ito at talaga namang iniintindi ang mga taong nakatira sa mga paupahan niya. Nang dumating ang pandemya, inintindi sila ni manager at hindi sila siningil ng renta. Pagkalipas ng ilang mga buwan, muling nakaahon si Jessa, pati na ang kanyang anak at ina. Ito ay sa tulong ng kanyang negosyo na pagbebenta ng mga pabango, pati na mga pampaputing mga sabon. Marami ang mga nahumaling sa mga produktong binibenta ni Jessa, kung kaya't nakaipon siya ng mas malaki-laki. Gayunpaman, nilihim niya ang negosyong ito sa may-ari ng bahay upang hindi ito maningil sa kanya. Tao po, magandang tanghali, sambit ni manager na bigla na lamang sumilip sa kanilang pintuan. Labis namang nagulat si Jessa na nooy nagbibilang ng kanyang mga kinitang pera. Agad niya itong itinago at nagtungo sa kinaroroonan ni manager. Magandang tanghali po manager, bakit po kayo naparito? Nakangiting bati naman niya sa matanda. Heto, may dala akong kare-kare kasi alam kong paborito mo yan. Siya nga pala, naparito ako upang maningil na sana ng renta dahil umalis na ang nangungupahan sa kabila. Wala na rin akong pambayad ng kuryente ko. Paliwanag naman ng matanda kay Jessa. Naku manager, pasensya na po talaga, pero wala pa po kasi. Hindi pa man natapos ang naisabihin ni Jessa, agad itong pinutol ng matandang kausap. Alam ko namang medyo marami ka nang naipon sa ilang buwan mong pagbibenta ng mga produkto, hindi ba? Nakangiting dagdag pa nito. Labis naman itong ikinagulat ni Jessa dahil buong akala niya ay hindi ito alam ng matandang lalaki. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil sa labis na pagkagulat at pagkapahiya sa may-ari ng bahay nang bigla muling magsalita ang matanda. Alam mo Jessa, pwede mo naman akong bayaran sa ibang paraan eh. Alam mo na, yun ay kung papatol ka sa akin na halos kasing edad na ng nanay mo. Seryosong tono ang nagmula kay manager na mas nagpatahimik pa kay Jessa. Mabuti na lamang at dumating ang kanyang ina na nanggaling sa palengke, kung kaya't natapos na rin ang kanilang usapan. O siya Jessa, yung bayad nyo ha, hihintayin ko hanggang sa susunod na linggo. Kung hindi, lumipat na kayo ng bahay, huling sambit ng matanda sa kanya. Sa bawat araw na dumaraan, palaging naiisip ni Jessa kung saan sila pupulutin. Alam niyang hindi sapat ang kanyang kinikita upang kumuha pa ng panibagong rerentahan. Kung kaya naman, isang gabi kinatok ni Jessa ang bahay ni manager. Handa na po ako manager. Payag na po ako. Malalim na tono ang pagkakasambit ni Jessa habang hindi naman makatingin ng tuwid sa matanda. Noong gabi ring iyon halos mandiri si Jessa sa kanyang sarili matapos may mangyari sa kanila ng matanda. Sa bawat gabi ganoon na nangyayari. Habang tumatagal ay nasasanay si Jessa sa nangyayari sa kanila. Hanggang sa dumating ang mga araw na tila ba masaya na siya
sa piling na matanda. Natutuhan niyang mahalin ito na parang isang nobyo. Isa pa, naging malalim na rin ang kanilang pagkukwentuhan tungkol sa kani-kanilang mga buhay habang sinusustentuhan ni manager ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang lahat ng ito ay nangyari lingid sa kaalaman ng kanyang ina at ng lahat. Pagkalipas ng mahigit isang taon, habang ang dalawa ay nanananghalian, labis na ikinagulat ni Jessa ang sinabi ni manager. Isang taon na rin na nakakalipas, Jessa. Sa tingin ko naman, ay bayad ka na. Bukas na bukas din, maghanap ka na ng trabaho mo upang makabayad ka na ng maayos sa renta nyo. Seryosong tono mula sa matanda. Anong pinagsasabi mo dyan? Sa tingin mo ba bayad pa rin itong ginagawa ko? Hindi na! Mahal kita! Totoo yun! Tugon naman ni Jessa sa matanda. Subalit itinaboy siya nito mula sa bahay niya matapos ibigay ang paalala niya na dapat ay magbayad na sila ng kanilang renta. Kinabukasan patuloy pa rin ang pagpupumilit ni Jessa kay manager na muli siyang tanggapin. Ngunit nang makita niya na mayroon na itong bagong nobya na inuwi sa kanyang bahay, bumagsak ang kanyang pag-asa na bumalik pa sa dati ang kanilang relasyon. Masakit man at nakakalugmok ang kanyang naging sitwasyon, hindi ito masabi ni Jessa sa kanyang ina dahil malaking kahihiyan ang kanyang naging desisyon. Nagpa siyang umalis doon si Jessa at naghanap ng maayos na trabaho bilang tagaluto sa isang malaking karinderya. Daladala niya ang malungkot na pangyayari na kailanman ay hinding-hindi na niya hahayaan pang mangyari.